ang brutal na executions ng mga batang Nazis. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Ang mga larawan na nakikita mo ngayon ay kinunan noong June 1, 1945 at ipinapakita dito ang isang German prisoner of war na may pangalang Hin Petri. Pinalilibutan siya ng mga Amerikanong sundalo habang ini-eskortan siya papunta sa kanyang huling hantungan. Malapit na siyang i-execute sa utos ng American Army dahil sa espionage. Ang espionage ay ang pagkuha ng confidential o mahalagang impormasyon ng walang pahintulot sa may-ari nito. Ngayon makikita natin na may lumalapit na pari kay Hin para sa kanyang huling confession. Nakipagpalitan siya ng ilang salita sa pari at sa akakalmadong nagpatuloy sa paglakad papunta sa kanyang hantungan. Ang kaganapan na ito ay isa sa mga kontrobersyal na pangyayari sa World War II dahil si Hin Petri po ay 16 na taong gulang pa lamang. Kaya naman sa video na ito ay ikukwento namin lahat sa inyo ang tungkol sa German teenager na binitay ng United States. Kaya naman mabalik tayo. Si Hin Petri ay ipinanganak noong December 31, 1928 sa bayan ng Usin sa Eastern Germany. Kaunti lang ang impormasyon tungkol sa kanyang personal na buhay, pero alam ng mga tao na ang kanyang mga magulang ay nagpapatakbo ng daycare center at itinuturing na loyal na mamamayan at tigasunod sa Nazi regime. Lumaki siya sa isang bansa na lubos na sumusunod sa mga utos ni Hitler. At mula pagkabata, tinuruan na siya ng kahalagahan ng pagsunod sa Führer ni Hitler. At dahil dito, wala siyang ibang alam kundi ideya ng pagkamuhi, racism at anti-Semitism ng National Socialist Movement. Nung nasa primary school siya, magaling na estudyante si Hin Petri at mahusay sa sports. Kaya naman, napili siya ng mga German authorities na pumasok sa isa sa maraming Adolf Hitler schools. Ang mga educational institutions na ito ay itinatag noong 1937 at nagsilbing boarding schools para sa mga German children na may mataas na grades. Pinamamahalaan ito ng Hitler Youth at ang layunin nila dito ay sanayin ang future elite ng Third Reich. Para makapasok dito, iniimbestigahan ang racial background ng kandidato, pati na rin ang kanilang kalusugan at commitment ng kanilang pamilya sa Nazism. Nakapasa si Hin sa lahat ng requirements kaya naging isa siya sa top students sa Drachenberg Castle School. Hindi lang basic knowledge ang tinuturo sa mga eskwelahan na ito, kundi pati na rin ang fundamentals ng National Socialist ideology. Nagsilbi ang mga institusyong ito bilang mga sentro ng indoctrination, na ang layunin ay i-brainwash ang mga kabataan, burahin ang kanilang personalidad, at gawin silang mga automation na handang mamatay para kay Hitler. At nandun nga si Hin hanggang early 1945, nung siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Nakita ng school supervisors, na siya ring regional party authorities, na si Hin ang tamang tao para sa isang risky mission. Inalok nila siyang sumali sa Werewolf, isang secret Nazi organization na itinatag ni Heinrich Himmler, ang leader ng SS. Itinayo ito para simulan ng isang clandestine resistance movement laban sa Allies. Alam na ng mga leader ng Germany na papalapit na ang kanilang pagkatalo at malapit ng masakop ng United States, England, France at Soviet Union ang bansa. At dito, ang trabaho ng Werewolf ay iharas ang mga mananalong bansa laban sa kanila sa pamamagitan ng assassination, sabotage at terrorist actions. Sumali si Hin Petri sa Werewolf at nakatanggap ng brief military training mula January 15 hanggang February 5. Natuto siyang gumamit ng pistols, rifles at homemade explosives. Kahit intense ang training, kulang pa rin ito para maging totoong sundalo. Bukod dito, konti lang ang experience sa battlefield ng mga trainers at halos hindi nila alam kung paano gumagana ang dynamite. Ang clandestine organization na ito ay pinapatakbo ng idealismo at militant fervor. Higit sa lahat, sila ang mga kabataan na ayaw tanggapin na natatalo na ang Third Reich. Sa panahong iyon, nakilala ni Hin ang kanyang future partner, si Joseph Scheer. Siya ay 17 taong gulang na kabilang din sa local branch ng Hitler Youth. Volunteer din siya para sa Werewolf dahil gusto niyang patunayan ang kanyang tapang at linisin din ang pangalan ng kanyang pamilya. May mga usap-usapan kasi na ang kanyang ama, na manager ng isang hotel sa Stahlberg, ay sinintensyahan ng kamatayan noong 1944 dahil sa smuggling goods sa black market, kahit hindi ito nakumpirma. Naapektuhan si Joseph ng mga chismis kaya pumayag siya na sumali sa delikadong operasyon para malinis ang pangalan ng kanyang pamilya. Inatasan ng Werewolf sina Petri at Scheer na mag-infiltrate sa likod ng linya ng kaaway at mag-spy sa United States Army na noong panahon na iyon ay mabilis na umuusad sa Germany. Naghahanda ang American troops na tawirin ang Rhine River at makipagsanib puwersa sa British na naglalagay sa kanila malapit sa puso ng Third Reich. Alam ito ng German High Command, kaya pinadala nila sina Hin at Joseph sa isang reconnaissance mission. Ang trabaho ng mga batang lalaki
ay alamin ang bilang ng mga kaaway na tropa, kanilang equipment, at ang antas ng kanilang organisasyon. Noong February 21st, na-deploy ang novice spies sa Hainesburg District sa silangang bahagi ng bansa, malapit sa posisyon ng mga Amerikano. Mag-isa sila sa unfamiliar territory, napapaligiran ng mortal na kaaway ni Hitler. Sa kabila ng kanilang tapang, sobrang mahinang training, ito ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Nahuli sila ng 9th United States Army kinabukasan, February 22nd, sa isang maliit na village na tinatawag na Burden. Natagpuan silang nagtatago sa isang hukay sa lupa habang iniuulat ang mga aktibidad ng mga Amerikano sa kanilang mga superiors. May isang importanteng detalye na kailangang nating malaman dito. Nakasuot sila ng sibilyan. So anong ibig sabihin? Kung naka-uniforme sana sila bilang mga sundalo, ituturing sana sila bilang regular na mandirigma at ikukulong lang sila hanggang matapos ang digmaan. Pero, ang pag-operate sa likod ng linya ng ibang hukbo ng walang opisyal na kasuotan ng sundalo ay itinuturing na war crime. Trinato ng matindi ng mga Amerikano sina Petri at Shaer. Sumailalim sila sa matinding interrogation kung saan napilitan silang umamin na talagang ang nagsasagawa sila ng espionage activities para sa werewolf. Pagkatapos ay ikinulong sila sa isang kulungan sa city ng Aachen habang pinagpapasyahan ang kanilang kapalaran. Noong March 29th, nagpulong ang isang war tribunal na binubuo ng mga American officers para pag-usapan ang kaso nila at dito sinentensyahan ang dalawang binata ng kamatayan. Inaprubahan ito ng 2/3 majority at para sa kanila ay makatarungan ang sentence sa ganitong paraan. Kailangang pagbayaran ni na Petri at Shaer ang ginawa nila sa pamamagitan ng pinakamataas na parusa. Ginawa nila ito para malaman ng German people na desidido sila na alisin na ang laso ng German militarism at Nazi ideology sa buong mundo. Sinubukan ng mga batang lalaki na iwasan ang kamatayan sa pamamagitan ng pag-apela nila sa tribunal at paghingi ng awa sa mga Amerikanong general. Pero si General William Hood Simpson, ang Commander-in-Chief ng 9th United States Army, ang tumanggi sa kanilang apela. Sa katunayan, ang tunay na dahilan ng execution ay may kaugnayan sa werewolf. Hindi pa alam ng mga kaaway ng fascism kung ilan ang miyembro nito o ano ang kanilang firepower. Mga ilang araw bago inanunsyo ang sentence ng mga teenagers, pinatay ng clandestine organization ni Himmler ang isang mayor na inappoint ng US allies. Mahalaga ang ataking ito dahil pinakita nito na hindi sumusuko ang werewolf sa mga mananakop at lalaban sila ng buong lakas para hindi mamatay ang National Socialism. At dahil dito, napagdesisyonan na i-execute na sina Hans at Joseph para magpadala ng mensahe sa lahat ng sumusuporta pa rin kay Hitler. Malinaw ang ibig sabihin, nagbago na ang panahon at ang mga lumalaban ay magbubuhos ng kanilang dugo sa lupa, tulad ng gagawin ng dalawang batang lalaki na ito. Itinuring na mahalaga ang ganitong mga hakbang para pigilan ang sinuman na lumaban sa Allies. Na-delay ang execution ng ilang buwan habang unti-unting na-i-corner at napapaluhod ang Germany. Itinakda ang araw ng sintensya noong June 1st, 1945, sa German city ng Brunswick, isang linggo pagkatapos ng sumuko ang mga German. Ilang oras bago nito, sumulat si Heinz Petri ng farewell letter sa kanyang mga magulang at kapatid. Makikita sa larawan si Oscar ang kapatid ni Heinz na iningatan ang papel kung saan sinulat ni Heinz ang kanyang huling salita. Makikita nyo na isa itong yellowed na piraso ng papel pero hindi pa kumukupas ang ink at malinaw pa rin ang mga letra. Sa letter, nag-dedicate din si Heinz ng ilang salita sa kanyang 9-year-old na kapatid na si Oscar. Dinala sina Heinz at Joseph sa isang gravel quarry kung saan sila i-execute ng firing squad. Hindi lang sila ang sentensyado. May apat pang ibang spiya na naghihintay din ng kanilang kamatayan. May mga photographers na kumukuha ng larawan at mga television cameras na nagre-record ng lahat. Gusto ng mga Amerikano na ma-record ang kaganapan na ito sa pinakamaraming detalye para ma-broadcast ang footage sa ibang araw. Si Heinz Petri ang unang na-execute at binigyan siya ng last rites ng isang military priest at pinakinggan ang kanyang huling kagustuhan. Pagkatapos, dinala siya sa isa sa dalawang posts kung saan itatali at tatakluban ang mga hahatulan. At sa pagkakataon na iyon, pumasok ang firing squad, pumila sa harap ng batang lalaki, naghihintay ng signal para magpaputok. Matapos nito ay inilagay ang katawan niya sa kabaong ng mga miyembro ng German Red Cross. Ngayon matapos niya ay susunod naman si Joseph Scheer na itinali sa pangalawang post pero hinarap niya ang kamatayan nang hindi nakataklob ang mukha. Nagpatuloy ang executions dahil may apat pang ibang spiya at isa-isa silang pinagbabaril. Isang madugong araw ito na nakakuha ng pansin ng major Western media.
Umikot ang debate sa edad ni na Petri at Shire at pinagtalunan ng kanilang mga tagapagtanggol na sila ay mga bata pa lang na hindi naiintindihan ang kanilang pinasok. Inilibing ang mga katawan ni na Hines at Joseph 3 araw matapos ang execution sa Brunswick Cemetery. 3 taon pagkatapos noong 1948, humiling ang pamilya ni Petri na ilipat ang mga bangkay ng binata sa Usin, ang hometown niya. Ngayon, naaalala ang kwentong ito bilang isa sa mga pinakakontrobersyal na episodes ng huling bahagi ng World War II. May mga nagsasabi na mali ang ginawang ito ng Amerika, habang marami namang naniniwala na kailangan ang mga executions na ito para pigilan ang mga susunod na Nazi. Ngayon ikaw, anong pananaw mo sa ginawa ng Amerika? I-komento mo naman sa baba ng video na ito ang masasabi mo para malaman din namin